Gaya nitong yan, yung po una ginagamit natin. One time may lumapit sa akin, so sabi niya, eh nagbablog ka nga, sabi niya pa sa akin ganun. Eh nagbablog ka nga, eh yung cellphone mo naman, ano ba naman yan, ba't hindi ka bumili ng maganda, ganyan ganun. Eh ako kasi wala naman ako nakikitang mali dito sa cellphone ko. Although, hindi siya ganun kaano talaga na brand, pero okay naman siya na gagamit ko naman na ano, maayos, so na-i-adjust-adjust natin yung mga ano. Sino ba ang may ayaw na bumili ng bagong ano, phone? Kaya lang, ang iniisip ko guys, welcome po ulit sa aking channel. Sleen Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Guys, basa pa yung aking buhok. So, ayan, pang night duty po tayo. So, ang alis ko dapat dito sa bahay is 8 o'clock. So, sabi ko sa husband ko, balikan niya ako ng 8 o'clock. So, si husband po ay, ayan, namamasada po kasi wala po siyang mga tanggap na gawa ng bahay ngayon. So, ayun, balik po siya sa pamamasada. So, ayan, ganyan lang ang ating buhay. Ganyan kasimple. So, ako naman, aalis po ako ng gabi dito kasi nga po ako ay, ayan, pang gabi. So, ayan, tinatago ko yung logo ng uniform ko, guys. So, ayan, ano ba yung ating pag-uusapan ngayon? So, sabi ko, eh, maaga pa naman. So, mga 7, ano pa lang naman na, 7:14 p.m. So, ayan, may time pa tayo makapagkwentuhan. So, yun, contentment. So, yun, ito po yung sa aking palagay po, ang contentment, ayan, ay isa sa mga key kung paano yan talaga magiging maayos yung ating budget. Yung contentment is the key para maging ano, one of the keys, ayan, one of the key kung paano ba magiging maano yung ating budget, magiging maayos. So, alam nyo naman na yan, sa mga nakakasubaybay po sa aking vlog, isa yan, dumaan tayo sa isang financial na ano, na ayan, mga pagsubok sa buhay. So, alam nyo, kung kayo ay may dinaranas na ganyan, ipag-pray nyo, ipagkaloob nyo kay Lord, at yan ay maayos at maayos din po. Siguro yun ang isa sa mga factor kung bakit yun nasisira ang budget, yung kasi kumbaga so yun, contentment is one of the ano siguro talagang malaking maitutulong nito kung matututuhan nating maging kontento sa mga bagay na meron tayo. Kasi minsan yung nang hinahanap natin yung mga wala sa atin. So like for example ha, ito nitong nakaraan yan, yan, nilalagay ko yung picture. Yung rep po na yan is parang nakakaano ako na naman na bumili ng isang rep. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo is dumaan po ako sa, yan nga, sa mga financial na pagsubok sa buhay. Yung rep po na yan is binili ko po sa aking sister. So, yan po inakagat yung cord ng aso. So, hindi niya na po ginamit. So, noong time na yan is yung aking rep naman is sobrang maliit na for sa akin, para sa aking pamilya po. So, parang 5 cubic lang yata yun. So, ito is 8 cubic feet. So, nabili ko lang sa kanya ng 2.5 yan. So, yun. Parang inaatake na naman ako na gusto kong bumili. So, yun. Nagmuni-muni ako. So, sabi ko, itong dapat pong rep na to is, yan, nagagamit ko naman, maayos. Kaya lang kasi, guys, hindi siya inverter. So, pero yan, nakonsumo ko naman, kumbaga, alam ko naman ang konsumo niya. Kasi, nung time na yan, din nila sa amin. So, tinandaan ko kung magkano yung kanyang gamit. And then, plus, yun nga, so, eto, hindi ko alam kung mayroong gumagawa po sa inyo na yun, kapag ka walang laman, tinatanggal, pinapatay muna yung ating, ano, yung ating rep. So, parang naisip ko, kung ako yung bibili, baka ganun-ganun naman gawin ko, patay sindi, pantay, ano na naman, buhay, masisira. So, yun, talagang, pinano ko na, pinanindigan ko, yun, na makontento ako kung ano yung meron, yung, kung anong meron ako na rep. So, yun, kasi kung pinilit ko na bumili ako ng rep, masisira yung ating budget. So, yan, papasok na naman tayo sa pangungutang, sa panghiram, pahiram ng ganyan, pahiram ng ganito. So, ang hirap ng buhay na gano'n. So, siguro yun isa, parang isa sa mga factor na talagang
yun, nakatulong sa akin, makontento tayo sa, kung makontento ako sa kung anong meron ako, at yun, kung pagyamanin, kung anong meron ka. So, yan na lang, rep na yan ang ating gamitin muna, pansamantala, hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng enough na budget for that rep. Kasi ang priority natin is yung ating pagpaplatada po. So, yan na. Ano ko naman po dati sa previous vlog ko na may plano kaming magpaplatada ng aming firewall. Guys, minsan okay pa naman yung mga bagay-bagay na meron tayo. Pero minsan pinipilit natin kasi minsan yung kung ano yung gusto natin. Kung ano yung maano natin sa mga minsan na iniisip natin na kung tutuusin, mas marami naman tayong bagay na meron na pwede pa naman, o kumbaga kung ano yung mga bagay na sa paligid natin na minsan hindi natin na ano, na kumbaga na-appreciate, kaya parang nawawala yung ating contentment. But ibig naman, hindi naman ibig sabihin nun yung makokontento ka is yung parang tatamarin ka na hindi ka na mag-work for your dreams, o hindi ka na mangangarap. But tuloy pa rin naman yon. Kaya lang ito yung sinasabi ko na para wag lang maapektuhan yung iyong budget, yung budget ng isang nanay, ngayon, lalo na ngayon ang hirap, siguro yun nga, makontento sa mga bagay na meron, at ayan, magpasalamat kung ano yung mga bagay na meron ka. Kasi pagka hindi mo natutuhan na ano yung mga, kumbaga hindi mo natutuhan tanggapin kung ano yung mga bagay na meron ka, yun nga, baka makaapekto sa lahat ng aspect ng iyong buhay, lalo na sa iyong pagbabudget, lalo sa mga nanay dyan na nagbabudget. So, ayan, kumukulog. Ayan, papasok po ako, guys. So, ayan. Alam nyo yung contentment sa buhay. Ayan, yung nakakapagbigay din ng saya. Kasi kapag kontento ka sa buhay mo, ayun, kahit na medyo short ka sa budget, is magiging happy ka. Kasi na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka sa life. Ayun. Kapag ka kasi, yun, natuto kang makontento sa mga bagay na meron ka, na which is ngayon talaga yan, na ano ko na talaga yan, kaya medyo nagiging okay yung ating mga budget ngayon. So kasi pagka yung naging impulse ka, for example, yung rep na yan, kung inano ko yung kumbaga gusto, inano ko agad na bibili ako. So, masisira ang ating budget kasi yun nga, imbes na magagamit mo yung pera, eh meron pa naman, diba? So, kasi nga yun nga, dumaan tayo sa financial na pagsubok sa buhay. So, kaya yan, ang ating contentment talaga is ayan, talagang applicable. So, yun. Siguro, ayan, napapractice din. So, parang kapag ka nasanay ka na, na nakokontento ka, so, yun, maano na ma-apply mo na sa buhay mo. Kasi, ang hirap, guys, kapag halimbawa yung may mga bagay ka na gusto na hindi mo muna titignan, o hindi mo muna iisipin, mahirap kasi, guys, masisira yung ating budget. So, yun, isa sa factor talaga na makaka-apekto sa atin, pag nasira ang budget, so, yun, umpisa na naman tayo manghihira, mangungutang. So, ang hirap pagka ganun, magre-renew na naman ng mga loan, ng mga ano. So, pagka, yun, nakontento ka, so, yun, kumbaga, tignan mo muna yung mga bagay na meron ka sa paligid mo. Kung ano ba yung bagay na meron ka, dun yung dapat na ipagpasalamat sa buhay. Eh, yan, maiiwas ka talaga sa maling paggastos. Kaya, yun, contentment, yun. Yun ang yung words na talagang gustong-gusto ko, na talagang naano ko dito sa aking, sa ating puso at damdamin, ang salitang contentment. So, yun, pagka na-practice mo every now and then, hindi, masasanay ka na, ma-appreciate mo talaga yung mga bagay na sa paligid mo. Kagaya nitong yan, yung po na ginagamit natin. One time, may lumapit sa akin, so sabi niya, nagbablog ka nga. Sabi niya pa sa akin, ganun. nagbablog ka nga, yung cellphone mo naman, ano ba naman yan? Ba't hindi ka bumili ng maganda, ganyan-ganun? Ako kasi wala naman ako nakikitang mali dito sa cellphone ko. Although, hindi siya ganun ka-ano talaga na brand, pero okay naman siya na gagamit ko naman na
maayos, so na-i-adjust-adjust natin yung mga ano. Sino ba ang may ayaw na bumili ng bagong ano phone? Kaya lang, ang iniisip ko kasi kung kukuha ko ng panibagong phone, so syempre, kumbaga mahal ang phone talaga, mga phone na ano, kasi ito sale to nung binili ko, so okay naman siya na ano natin sa mga ilaw na i-adjust natin. So at saka hindi pa naman ako yung ganun na ano na pag sa pagba-vlog, kumbaga ito ini-enjoy ko lang, nag-upload lang, ayan nakakausap natin, ayan nakakapagkwentuhan tayo, nakakapag-usap-usap tayo, at saka yun, sabi niya nga bumili, kumbaga yun napin anuhan tayo na bumili ka ng bagong phone mo, ganyan hindi ka alam mo haba ng litanya. So kung ako ipatola, doon siyempre baka tumakbo na ako sa mall para bumili ng bagong phone. But since nga dumaan tayo nga doon, alam nyo yun talaga, dumaan tayo sa financial na pagsubok. So hindi tayo magiging apektado ng mga ganun na ano, na mga kumbaga may lapit sa ating tao. Ganyan naman yung ano mo bakit yung cellphone mo o ganyan ano, diba? So bakit naman ako bibili, buo pa naman yung aking cellphone. So yung contentment, so content po ako dito sa aking cellphone, wala akong problema. So ilalagay ko, isusubuko yung sarili ko sa alam mo, susubukan yung sarili ko para bumili ng bagong phone o para may maanok sa pagbablog. Nakakapag-edit naman tayo dito ng maayos. So, ewan ko. Siguro may mga ganun talaga na tao na hindi sila nakakapag-appreciate. Ayan, life is short, alam nyo. So, dapat maging masaya tayo. So, every morning, learn to appreciate yung ating pagkagising pa lang ng umaga. So, dapat nandun na yung mood mo na maganda, masaya. Yan, para maging ano, contentment ang kung contento ka sa buhay, yung sa araw na darating sa'yo. Kasi pagka inumpisa mo yung umaga pa lang na ano, puro ano, alam mo na yung salitang mga hindi magaganda. Ano ba naman itong buhay na to? Ano ba naman ang buhay na ganyan? Hindi tayo magiging ano doon, masaya. So, maapektuhan yung ating life, pati yung ating mga budget sa buhay. So, alam nyo, yun, kung ikaw man ay nandiyan sa financial na pagsubok ng buhay, makakaraos po tayo dyan. So, yan, basta yun. Contentment is the key, one of the key for happiness and yun, sa ating tamang pagbabudget yan. Kung makokontento tayo sa mga bagay na meron tayo, but never stop dreaming at saka yun, no? Always follow our dream. So yun, life is good always. So yan, keep on praying. So yun, syempre siya naman talaga nagbibigay ng lahat ng meron tayo sa buhay. So yun, yan. So thank you for watching, and if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit that button for the notification ng mga kaming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat.